What's up mga kapatid? Again, this is Boss Lucio. Ito na naman tayo yung part 2 natin para sa ating streaming 101 again. So, kadugtong to dun sa previous video natin. Ayan guys, yan yung unang video. So, kadugtong to na ito. Ayan mga kapatid, kasi masyado na mahaba yung video na yun. And then, may mga kulang pa akong nasabi. So, bago natin umpisahan mga kapatid, again, kung kayo'y bago dito sa ating channel, just click the subscribe button and tiny bell below. And then, syempre guys, kung kayo naman nagmo-mobile legend, dyan guys, follow me on my Facebook page, Boss Lucio Gaming. So guys, tara na! So yun nga mga kapatid, nandito na tayo sa part 2 ng ating streaming 101. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1 mga kapatid, ayan, nandiyan po mga kapatid, makikita nyo yung mahabang video na yan mga kapatid. Ayan, mahaba na nga siya, may mga nagkulang pa. Ito mga kapatid, ito yung part 2 para sa mga nag-uumpisa. Ano ba yung mga needs nyo mga kapatid? Siyempre guys, mag-uumpisa tayo sa streaming setup. Ano ba ang kailangan ng mga nag-uumpisa mag-stream? Siyempre guys, you need PC. Yan yung pinakamagandang requirement. PC, and ano ba dapat ang specs ng PC? Again mga kapatid, it depends on the game na i-stream mo. Ako guys, Mobile Legend lang naman yung ini-stream ko. So guys, doon na lang tayo kahit budget meal lang kasi Mobile Legend lang naman yung ini-stream natin. So, Mobile Legend lang naman siya. So based on phone lang talaga siya guys. Ginagamit mo lang yung PC para mas ma-deliver mo lang siya na maayos yung live mo. Ang specs ng minimum requirement sa PC mga kapatid para sa mga nag-umpisa, lalo na kung medyo small yung budget mo, kahit i3 lang. i3 pero mataas naman yung gen, like mga 7 gen or 8 gen kung kaya mo. 8 gen na natin na i3. And then kahit sa RAM, kahit po 8GB RAM lang, kaya na yon guys, kaya na yon. Pero mga patid, you need ng magandang GPU, yung graphic card mga patid, you need that. So recommended ko mga patid, kahit at least 1060 mga patid, GTX 1060 yung pinaka requirement ko mga patid, para sa akin, kung gusto nyo talaga ng magandang quality at kaya nyo magbato ng sobrang linaw ng stream. And then syempre guys, yung internet speed mo kapatid maganda, okay? So yun po yung requirement, so yun po yung minimum requirement ko para sa mga nag-uumpisa. Kung Mobile Legend lang naman din yung stream, pero kung i-stream mo is like yung mga mabibigat na games like Call of Duty, yung PC guys, ay hindi mobile, yung PC, PUBG or any high graphic game mga kapatid, syempre mga kapatid, you need magandang PC na doon. Again mga kapatid, huwag po kayo matakot mag-invest, okay? Huwag po kayo matakot mag-invest mga kapatid, kasi guys, babalik din po yan lahat, promise. Pag nagbunga lahat ng ano nyo guys, sobra pa ang babalik sa inyo dyan. So guys, para lang tong business, you need to invest, okay? So invest kayo para sa PC nyo. Total, gusto nyo naman ng game na yon, 'di ba? Napasaya nyo rin naman ang sarili nyo doon. So bili kayo kahit mga RTX version na ng mga graphic card, 32GB na ng RAM, i9 guys, pero mabigat ang i9, kahit i7 lang, pero guys, 8 gen or 9 gen, pwede na mga kapatid. And then syempre guys, the cooling system nung PC guys, importante yon, lalo na pag mabibigat na yung nilalaro mo, sobrang init nun. So maganda dapat ang cooling system mo, unless malamig yung kwarto mo, eh makakatulong yon. So next, ano ba yung mga need na peripherals para sa streaming? Syempre guys, kailangan mo ng keyboard. Hindi mo kailangan ng magandang keyboard. Kung Mobile Legend lang naman nilalaro mo, kahit yung mga CDR King lang, okay na yan. Sa mouse, hindi mo rin kailangan ng magandang mouse. Kung Mobile Legend naman nilalaro mo, kahit CDR King, pwede na yan. Speakers, headset, okay guys mga kapatid. Hindi nyo kailangan muna magsobrang bongga dyan mga kapatid, lalo na kung nag-uumpisa kayo. Ang kailangan nyong ponduan, ito, webcam, camera. Recommended ko sa inyo guys, Logitech webcam. Okay, gamit ko guys, Logitech C920. Actually, medyo low-end camera na to, pero guys, kita nyo naman yung quality. Okay, C920 lang yan. Pero guys, meron na pong lumabas na C922 Pro and yung iba pang mga Logitech webcam, sobrang gaganda na. Again, mga patid, kung Mobile Legend ang nilalaro mo, kailangan mo ng
capture card para ma-deliver na magandang graphics yung live mo, 'di ba? Walang delay, walang FPS drop, okay? Hindi nagbi-blurred. Kailangan mo diyan ng Elgato HD60. 'Yan yung mare-recommend ko sa inyo. Pero guys, marami na naman lumabas na ibang graphic card, pero wala po akong experience doon, kaya guys, hindi po ako makapagbigay sa inyo ng experience ko doon sa mga graphic card na 'yon. Pero proven tested na mapatid, Elgato HD60S po. 90% ng streamer, guys, yan po ang gamit. Hindi nyo lang po sa Mobile Legend magagamit yan. Example, you have a console like Xbox o PS4, pwede nyo pong i-connect dyan and then you guys may stream siya. Hindi nyo po may stream ang mga console games like yun nga mo, mapatid, Xbox, PS4, kung wala kayong captured card. Yun nga po yung Elgato HD60 or yung iba pang brand, basta captured card, mapatid. Ano bang magandang captured card, mga patid, na naman for sure may mga iba magtatanong dyan, ano bang mga mas magandang captured card bukod sa Elgato kasi medyo pricey daw. Again, sasabihin ulit sa inyo, huwag po kayong matakot mag-invest, guys. Okay? Investment po yan. Kasi guys, gusto nyo itong pinapasok nyo, so you need to invest. Pero about captured card, may mga iba akong brand na alam, pero hindi ako sure kung maganda sila. Like Razer or Avidia ba yun? Avidia, I'm not sure, pero search nyo na lang po sa kahit sa Lazada or sa Shopee, search nyo lang captured card, marami lalabas na brand doon. Yung lang po, di ko lang po alam kung gaano sila ka-effective, pero piliin nyo doon guys yung kayang magbato ng 1080p display and 60 frame rate, mga patid, para sulit naman. So next tayo guys. Paano naman Boss Ducio, wala akong PC? Eh gusto ko mag-stream ng Mobile Legend, wala akong PC. Eh tsaka yung gusto ko namang i-stream Boss Ducio is mobile games lang naman. Okay, fine. Okay, mobile, punta tayo sa mobile option and download the Omelette app, guys. Download or the DU recorder. Pero yun lang po yung alam kong streaming platform, guys, the Omelette and DU recorder. Sa ibang app, wala pa po ang ibang experience, pero regarding dyan sa Omelette, meron na rin po tayong video dyan. Makita nyo po kung paano mag-stream using Omelette, mga patid, pwede nyo gamitin yan. Again, guys, you need internet speed, mga patid. Magandang internet, mga patid, mas maganda. Lalo na mobile phone lang gamit nyo. Pag nagkaroon po ng interrupt dyan, mga patid, for sure putol yung live nyo. Hindi ka guys sa PC pa nagkaroon ng interrupt, meron kang software na natatrack yung internet speed. So pag nagbumaba yung speed mo, hindi ka agad mapuputol yung live mo kasi guys, may software ka na ginagamit. Agad hindi mo siya ini-end live dun sa software na yun, hindi mo mawawala yung live mismo sa Facebook. So, pero sa Omelette, mga patid, pag nagkaroon ka ng interrupt dyan, mga patid, putol lang live mo. So sira yung araw mo for sure. So guys, make sure meron kayong magandang internet connection. Okay? Importante yung upload speed. Check nyo yan. Again, like kahit mobile phone lang yung ini-stream nyo, you need to invest na magandang phone, mga patid. Siyempre guys, kailangan nyo na magandang phone. Hindi ko sinasabi bumili kayo ng iPhone 11 Pro Max, guys. Ha? Hindi ko sinasabi bumili kayo ng Samsung blah blah. Wala akong alam sa Samsung. Ano ba? Samsung S10? 11 na ba? Hindi ko alam. Pero wala akong idea sa iPhone user kasi tayo. Hindi ko sinasabi bumili kayo ng mga high-end phone, guys. Wag naman po sana ng Corby, Samsung Corby. Wag naman po sana ganun. Sinasabi ko lang, guys, kahit mga mid-range smartphone, guys. Marami ng mid-range smartphone like Realme, M3, di ba mga patid? Oppo, Vivo, mga patid. Yung mga mid-range smartphone, maganda na po yan ang stream. Huwag naman po yung sobrang lag. Yung tipong mobile, hindi ka na nga nag-i-stream, Mobile Legend na nilalaro mo, naglalag pa. Paano pag nag-i-stream ka na doon? Hindi lalo naman nag-lag yun. So, you need to invest sa phone. So next, mga patid, so tips and tricks sa OBS. So Boss Ducio, paano mo nalalagyan ng effects, paano mo napapaganda yung ano mo, yung stream mo, yung mga design, yung mga slideshow or blah blah blah, kahit anong gusto mo ilagay, mga patid. So mga patid, meron na po akong video niyan, guys. Ayan, check nyo na lang po kung paano ko po sineset-up yung OBS ko, nandyan na rin po guys, mga patid. Ngayon, ang ituturo ko na lang sa inyo dito is paano yung green screen. Ayan, papakita ko sa inyo, mga patid, paano magkaroon ng green screen. Para may idea kayo kung paano magkaroon ng green screen, ito nga guys yung background ko. Pansin nyo, invisible siya. Gamit ko lang po dyan guys is Cortina. Punta tayo sa camera. So, right click. Punta tayo sa filters. And makakita nyo po dito yung chroma key na tinatawag. Ayan po, naka-on po siya. Pag in-off ko po yan,
Tinen. Kita nyo na po yung cortina ko, guys. Mura lang po yan, 100 pesos lang sa Unitop. Okay, mga kapatid. Pero guys, kung medyo may budget ka naman, kaya mo nang bumili ng magandang green screen, go for that, guys. Go for that. Mas madaling setup yun. Like yung Elgato green screen, medyo pricey lang siya, pero sobrang ganda. Pero kung small budget ka, like me, cortina lang po ito. Yung iba nga, guys, sobrang creative. Kartulina, mga kapatid. Dikit-dikit na kartulina. Pero wala talagang spacing masyado. Kasi guys, yung line nun lalabas. So, sa chroma key, guys, just punta lang kayo again dun sa filter nung camera. Yun nga, right-click din, filter. Dito po sa effects and filter, right-click po kayo dyan. And then add, makikita nyo po yung chroma key. So, ngayon guys, pag nandyan na kayo sa chroma key, yun na po yun, lalabas yan. So, click nyo lang po yung key color type. Yan, syempre green, guys. Pero may ibang option dyan, blue, magenta, and custom. Pero guys, recommend ko po green. Mas madaling i-hide ang green. So, then template nyo na lang, guys. Depende po yan sa lightning nyo po. Depende yan sa lightning nyo kung gano'n siya ka-green. So, timpla nyan. Similarity, dito po yung pag-timpla ng yan, kung gano'n nyo gusto mawawala. Ay, wait lang. Naka-off pala. Eh, nawala na ako, guys. Yan. Yan, wala. Yan. O, nawala na ako. Titimplay nyo yun, guys. So, sa timpla ko, guys, 490 yung akin. 490. And sa smoothness, mga patid, 27. Again, guys, depende rin sa inyo yan. Ayan, nawawala ako. Eh, wala na akong boses. Eh, wala na akong labi. Mga patid, no, depende. Dito naman, para akong Barbie. Sabi ko na, Barbie! Okay, so depende yan guys sa timpla ng lighting nyo. Tsaka kung gano'n ka green yung background nyo. Titimplay nyo lang yan mga patid. So yun nga mga patid, ganun lang po gawin ang green screen. Napakadali lang mga patid, di ba? So kung may maliit kayong space, maliit lang yung room nyo and then medyo makalat, maganda tong technique na to para ma-hide yung inyong mga kalat-kalat. Okay, mga kalat-kalat. So next mga patid, mic. Siyempre guys, importante tong mic. Importante to. Dito siyempre tayo naririnig ng mga viewers. So make sure guys, maganda yung mic nyo. Okay, kung wala kayong budget guys, may mga headset na ngayon na may mic. Guys, may mga condenser na rin. So okay na yun guys. Pero kung gusto nyo pong mag-invest ng mic na ganito, this is the BM800. Sa Lazada po, mura lang po ito. 600 plus lang to guys, nung nabili ko. Pero alam ko guys, 600 plus pa rin naman siya. Kompleto na, meron na siyang windpipe. Ewan ko anong tawag dito, pero pangharang sa hangin to eh. And then itong mic holder, and then itong bracket niya. And then, ayan, kompleto na. Meron din po yan yung parang bilog, yung sa sing, yung mga kumakanta yung nagre-recording. Di ko po kinabit kasi masyado na maraming nakakalat dito. Pero guys, mura lang to. Pero kung medyo social kayo, meron tayong Razer Siren. Ano pa ba yung mga magagandang mic? HyperX, mga patid. Yun, mga patid, hindi natin kaya yon. Pero kung kaya nyo naman guys, go for that. Ako guys, tips ko, go for that. Ako kasi guys, hindi ko pa siya kaya. Kaya hindi ko muna binibili. Okay pa naman tong BM800 sa akin. Pero guys, kung may mag-i-sponsor dyan, why not, di ba guys? HyperX, baka naman. Razer, baka naman. Mogul, di ba? So, next tayo mga patid. Monitor. Sa monitor mga patid, meron tayong 60Hz plus 120Hz. So, mga patid, depende rin yan sa inyo. Kung Mobile Legend lang naman yung ini-stream nyo guys, sa monitor mga patid, kahit naman mababang monitor lang, okay lang. Importante, nakikita nyo lang yung mga comments ng tao. Tsaka, yung OBS mo. Yun lang. Pero guys, again, if you play like FPS games like nga yung PUBG, importante yung mataas ang hertz ng monitor, like 120Hz. Kasi guys, syempre pag may gumagalaw, may gumagapang sa damo, kailangan makita mo yun. Ang ganda nga ng graphic card mo. Sabi natin naka-RTX ka na magandang-maganda. Ang problema, yung monitor mo, bitugin. Yung mga tig-225 sa isitan, di ba? Mga second hand, 60Hz lang. Hindi mo, wala rin. Hindi mo ma-appreciate yung maganda mong graphic card. So guys, you need the magandang monitor. Kung marami naman mga magagandang monitor, guys, nare-recommend ko sa inyo, guys, yung Envision. Yan nga, kasi mga kapatid, proven tested na yan kasi yung kapatid ko, guys, nag-handle siya ng isang call center company. Yung mga monitor doon, guys, Envision yung brand. Ang gaganda. Maski ako gusto kong bumili. May mga curb. Pag check nyo na lang sa Facebook Marketplace, ang daming murang nagbibenta ng Envision. N, as in letter N, Vision na brand. So, paano na siya sineset-up para mapagana? So, syempre, kung magla-live ka na, punta ka muna sa Creator Studio. Okay, ano yung Creator Studio mo? So, ito yung Creator Studio ko, mga patid. So, nandito po lahat. So, click natin yung Go Live. Okay.
So, nandito yung caption mo. Ang pogi ko. Joke lang. Kailangan guys, ang caption nyo, medyo interesting, okay? Ang manood nito, may libreng 50 load. Ang yaman mo, no? Yung dami nanood, 1,000. Bigyan mo lahat ng 50 load dyan. Pero guys, interesting yan. Mapapanood ka, di ba? Guys, isip kayo ng interesting caption. Dapat interesting yung caption nyo. Lalo na ako nung nag-uumpisa pa lang kayo mag-stream. Kailangan guys, interesting yung caption nyo. Tips for caption, mga patay. Tips for caption. Huwag kayo maglalagay sa caption nyo na please share. Guys, para kayo nagmamakaawa, mga patay. Huwag kayo magmakaawa. Huwag nyo mag sa post nyo, huwag kayo magmakaawa na i-share nyo to. Pwede nyo sabihin, mga patay. Sabihin nyo na lang. Please share this stream. Thank you for sharing this stream. I appreciate your love. Thank you. Doon na lang sa live mismo. Pero sa caption, wag. Ayaw ni Facebook ng mga ganun. Yung may mga share, share, please share. Blah, blah, blah. Spam po yun, guys. Ibababa ni Facebook yung newsfeed mo. Okay? So, iwasan nyo po yun. And wag po kayo maglagay ng mga something blah blah na hindi maganda dyan, like bastos. And if you have a group, a community group, yan, ilink mo yung page mo dun. Ilink mo yung page mo dun para magkaroon ka ng boto na to. Okay, paano magkaroon ng boto na yan, guys? Syempre guys, gawa ka muna ng community group mo. Ano yung community group, mga patid? Ito. So guys, ito yung community group ko, guys. Ito nga yung Boss Lucio and Friends group by Boss Lucio Gaming. Ayan po. So yun nga guys, magkakaroon ka ng boto na yan. So next, eto guys, importante to, video game. Kailangan nyong itag yung video game nyo guys. Kasi pag hindi nyo po tinag, mga patid, hindi po malalaman ni Facebook na gaming yung nilalive nyo. Okay? Siyempre, Mobile Legend, tag mo dyan, nandyan. Nandyan na po ang halos lahat ng game. Wag lang po yung Summertime Saga. Wala pong Summertime Saga dito. And then, siyempre, title. Yan. Iba po to sa caption, mga patid. Itong title, mga patid, ito po yung parang naka-bold text dun sa live nyo. Normally sa phone hindi niyo nakikita yan, pero pa naka PC yung nanonood sa makikita yan. Okay? And then tags mo dito kung anong gusto mong tag. Kunyari nilalaro mo action game, o syempre action game, o action. Nilalaro mo mobile game, o di type mo mobile, ayan o, games, mobile apps. Nakakatulong din po yan guys para makita ng iba yung tag nyo. Choose group, and kung ano yung group na nakasali kayo guys, yung kasali kayo, yung kasali yung page nyo. So, group ko, kunyari yan. Kasali ako kay Boss Lucio. So, choose thumbnail, mga patid. Ito yung gusto mong thumbnail dun sa live mo. Yung makikita nung tao sa umpisa bago nila i-play. So, ito yung gusto ko yan, guys. Lagay mo lang dyan. And then, guys, again, kung gusto nyo po ng thumbnail, mga patid, dapat admin kayo dun sa page. Hindi po kayo po pwede pag-editor. Kailangan admin kayo dun sa page kung gusto nyo ng thumbnail. And then, siyempre guys, the stream key, importante yan. Then copy, and then paste to OBS. So yun nga mga patid natin. So sana nakabigay na ng tips sa inyo yan. Ayan po yung ginagawa ko pag nag-stream ako, ganyan lang. And then guys, again, tips ko lang sa background music, maging wise po kayo. Huwag po kayong mamopya ng background music. Guys, sobrang higpit ni Facebook sa copyright. Pag kayo na-strike ng una, okay pa yon. Pangalawa, pangatlo guys, mga patid. Mapapansin nyo yun, bababa yung if your page is monetized na, like yung mga star sending, baka mawala yun, mga patid. Pag nawala yun, ako, sayang naman yung pagiging monetized ng page mo, di ba? Sayang naman. So, ingat po sa copyright. Alam ko, bored yung laro pag walang music. So, sana nakatulong ulit sa inyo yan. And may mga problema pa kayo, message lang kayo sa akin and comment lang kayo. Bigyan nyo to ng 100 likes, mga patid. So, yun nga, mga patid. Hindi mawala itong message ko sa inyo kahit na alam kong hindi pa ako ganun ka-successful. Pero guys, sana makatulong itong mga ginagawa ko. Mga tips ko sa inyo, sa mga idea na binibigay ko sa inyo, sana makatulong para sa inyo rin. Para makapag-umpisa rin kayo. Kasi guys, alam ko yung feeling ng wala talagang idea sa ganitong bagay. Again, tips ko para sa nag-uumpisa mag-stream. Guys, huwag niyo pong iisipin nakikita kayo dito, guys. Huwag niyo pong iisipin na kaya nga nag-i-stream kasi gusto kong magkapera. Paano pag di ka nagkapera dito? Ano yung in-invest mo? Bebenta mo na lang. Half the price. Di ba? 10K bili mo dun sa Elgato. 5K mo na lang bili. Ang swerte naman nung nakabili. Di ba? Ganun na lang mangyayari. Huwag na kayong mag-stream, mga patid. Kung yung habol nyo lang is magkaroon ng kita. Sabihin natin, sa umpisa ng stream mo hanggang maging kunyari lang, maging ano ka na, maabot mo na yung gusto mo. Pero ang dahilan kung ba't ka nag-stream is gusto mo lang magkapera. For sure, mag-burn out ka dito. For sure, kahit kumikita ka na dito ng pera, magkukwit ka. Hihinto ka.
Kasi hindi mo naman talaga siya ginusto. Ang gusto mo siya, yung talagang kahit wala kang nakukuha kapalit, eh ginagawa mo siya. Hindi mo siya passion. So hindi ka tatagal dito. Again, mga kapatid, itong streaming, hindi to biro. Kung kala nyo biro lang to guys, dito biro. Dito biro yung streaming. So mukha lang siyang biro kasi games yung nilalaro. Pero guys, hindi to biro. Professional na rin ang streaming ngayon, guys. Kita niyo naman, magkakaroon na nga ng e-sport course, 'di ba? So, 'di ba? Nag-iiba na yung e-sports ngayon. So guys, hindi na biro ang streaming sa panahon ngayon. So itong streaming is para lang sa mga gamers talaga, yung 100% gamers. And kung hindi man 100% gamers, eh talagang mahilig makipag-interact sa tao. Mahilig may pag mag-live para makausap ng ibang tao. Yun, para sa'yo to. So yun nga mga kapatid, ayan, sana nakapagbigay ako ng tips sa inyo. At itong video na to, hindi na singhaba nung unang video. Okay, so pasensya na doon sa unang video, mahaba talaga. Pero kasi mga kapatid, kaya ako ginawa yun. Ang dami na kasi talagang message sa akin. Hindi ko na kayang gawin yun ng part by part. So guys, medyo marami na akong ginagawa. So ginawa ko isang video na lang. Again, panoorin na lang ng mga tao yun na mga nagko-comment sa akin. Again, mga kapatid, huwag kayong mahiyang mag-PM, mag-comment, and then syempre guys, mag-share itong mga ginagawa natin video. Hanggang dito na lang itong video na to. Kung kayo'y bago dito sa ating channel, just click the subscribe button and tiny bell below. And then syempre guys, follow nyo sa aking Facebook page. Post Lucio Gaming mga kapatid. So yung mga kapatid, hindi ko na alam kung paano ko tatapusin itong video na to. Basta ganito na lang guys, bigla na lang mawawala. Pshik!